Hello, Jasters! It's another day, and today, ay bibigyan ko kayo ng tips paano magmukhang payat sa travel photos. Ayan, maraming mga Jasters, mga nagko-comment na ang payat ko daw sa photos, pero gets, hindi naman talaga ako mapayat, lalo na ngayon, ang taba ko. Pero okay lang naman maging mataba at love yourself, pero syempre, gusto rin natin maging mukhang maganda at maging mukhang sexy sa photos. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng tips, paano ba umaura, paano ba makita yung angle mo. Lalong-lalo na kung paano umaura. Kasi doon ako magaling, feeling ko. Ang mga photos ko, kung titignan yung IG ko. Feeling! Ayan, puro kaaurahan lang yan. Kung gusto niyo malaman yung mga tips ko paano pumayat sa photos, keep on watching. Alright, tip number one ay, meron akong notes dito. Iba, pinagandaan. Huwag kang Stephanie. So, pansin ko, yung ibang, lalo na yung mga friends ko, parinig, char, na mahiling magpa-picture sa akin, ganyan, pag nasa travel kami. Siyempre, di ba, kanina ko magpa-picture. Thank you sa mga friends natin na talagang tinutulungan tayo sa pag-aura. Lalo na ako, yung mga friends ko, supportive sa mga pag-aura ko. Ayun, pansin ko, huwag kang maging Stephanie. Yung straight lang lagi yung mga post mo at yung paulit-ulit yung post. Okay lang na mag-explore ka ng ibang mga position. Gets? Parang ako, wag kang maging stiff. Yung wag mo lagi ididikit yung kamay mo sa katawan mo. Kung kunyari, insecurity mo, braso mo, ilayo mo siya lagi sa katawan mo. Ayan, parang ganyan. So, magpapakita ko ng video. Yan. Tapos, yung legs mo, iba-ibahin mo yung pwesto, hindi lang naka-straight body ka. Pero, isang tip para maging matangkad sa photo ay naka-point yung paa mo forward. Kung anumang paa gamitin mo, tapos, basta naka-forward siya. Tingnan nyo, mas tatangkad kayo at mas magmumukha kayong payat sa photos. Tapos, yung kamay nyo, igalaw-galaw nyo lang siya. Igalaw-galaw nyo lang siyang ganyan. Para kung ano man ang makuha yung photo. Lalo na kung insecure kayo sa braso nyo. Ako, ang laki ng braso ko. Gets? Oh, kita nyo. Pero, ina-aura ko na lang siya para hindi magmukhang malaki yung braso ko. So, yon ang number one. Huwag kang stiff. So, number two is aura is the key. Gets? So tayo, iba-iba tayo ng angulo or iba-iba tayo ng expression pag nagpo-photos. Ako, kung mapapansin niyo sa mga photos ko, lagi akong nakatingin sa malayo kasi feeling ko, doon ako maganda. Guess? Sa pag nakaharap. Ewan ko, hindi naman sa insecure ko sa front view ng mukha ko. Pero feeling ko, doon ko na-express yung aura. Aura! So lagi akong naka-look away. Ayan, nilalagay ko ng photos niyan. Tapos, kung pag nagpipicture kayo, wala, tingin lang kayo ng tingin. Kung sino gusto tumingin, pwedeng nakasmile habang naglo-look away or nakapout. Nakapout. For the third tip, ay emote lang, sis. Emote lang. Kunyari, meron akong mga friends na ang personality na sa photos laging smiley, smiley. Kung yun yung emote mo, ay push. Kasi nga ako, laging serious, laging ganon. Number four is find your right angle. Sa ahili ko kasi nga mag-picture, alam ko na yung angulo ko. Pinapractice ko yun sa salamin. Ayun, practice niyo sa salamin. Pwede niyo naman kayo mag-practice at tignan niyo sa salamin kung saan yung pinaka-okay yung angulo, saan kayo payat. Alam ko, alam niyo yan. Yung lalo na sa selfie, alam mo na kung saan ka payat. So, kung ikaw, kung hindi mo pa na hahanap yung right angle mo, ay right man for your chart. Ayun, tignan mo lang sa salamin. Mag-practice ka sa salamin. Tapos, yung nga sinabi ko kanina na yung emotion, i-practice mo kung anong bagay sa'yo, kung bagay ba sa'yo yung fears, yung Jollibee, smile, ganyan. Makikita mo yan. So, number six ay yung mga talikogenic. Talikogenic na pose. Kung medyo hindi ka confident sa mukha mo, or hindi ka confident sa sarili mo, pero okay lang naman din. Picture lang ang picture. Uso ngayon yung mga talikogenic pose na. Yung eto, ayan, ganyan. Nakataliko, tapos hitingin sa camera, pak, ganyan. Ganun lang. Yung tip number 7 ko, number 7 na to, ay there are no too many photos. Okay lang, sige, damihan mo yung picture. Kasi sa 10 shot na yan, may isa dyan na pak. Gets? Ako, pag nagpapapicture ako sa friends, sige, teko, wala lang nakuha. Tapos ako gagawin, pak, pak. Iniiba-iba ko yung mga pose ko. Model ka, girl! So, ayan, kung walang nakuha ng picture, mahirap nga lang hassle mag-delete. Pero, sa 10 o sa 100 picture na yun, may isa dyan na pang-profile pic at pang-Instagram. My 8th tip ay maghanap ka ng peg sa Instagram. Ako, pag kunyari, may travel ako. Ngayon, nasa Batanes kami, tinitingnan ko na yung mga Instagram post ng
mga influencers or yung mga taong gusto ko or nagtitingin lang ako doon sa explore page tapos sinisave ko yung pwede itong gayahin or hindi mo naman exactly gagayahin. Parang okay lang na magtingin ng peg sa internet or lalo na sa Instagram kasi ngayon ang dami namang nakakapunta na sa iba't ibang lugar, di ba? Meron lang ako simple tip para hindi ka magmukhang mataba yung face mo. Lalo na kapag mga close-up shot na ganito. Kaya ako, insecurity ko rin itong double chin ko, gets? So ako ang ginagawa ko para walang double chin. Pino-forward ko yung chin ko ganito. Tapos parang chin forward tapos look down. Look down ba yun? Parang gayahin nyo na lang ha. Parang forward mo yung chin mo tapos ganyan. Diba nawala yung double chin? Kesa pag na ganyan ka. Ayun, love yourself. Kung anong binigay sa atin ng Panginoon ay enjoy mo lang, i-aura mo lang kasi ng pakilang. Lang yung mga simple tips ko paano magmukhang payat sa photos and lalo na sa mga travel photos. Kasi sayang naman ang punta, hindi ka pa-aura, sayang punta sa lugar, di ba? Gets? So yun, thank you for watching. Sana may natutunan kayo or sana may nakuha kayo dito. Medyo magulo akong magsalita and tapos parang first time kong gumawa ng gandong video na tips and kung meron pa kayong mga gustong tips, kineme about travel, aura-aura, comment down below. Wow! Thank you for watching!